Di ba, ngayon Olympic maraming pagkakaibigan. Tinatanong. Dati, nagawa natin sa isang probinsyang malayo yung ganung activity. Sino nakaalala niya, Tasha? Oo, marami. Yung mga young people, nagtatanong sa mga pastor. Tama, merong pastor na umuwi, nagtatakpan ng iba. Ayaw kasi niya maranasan. Yan. Pero, yung naiwan, tuwang-tuwa. Sinong nakaalala kay Alan Negrita? Pastor Alan Negrita. Isa yan sa na-interview, na-record ko pa sa cellphone. Ang record ko sa cellphone, kami ang nag-sharing. Pero, nakita ko siya, testimony ko lang nakita ko, yung mga bata, nagtatanong kay Alan, Pastor Alan, po si Pastor Alan, sa isang cottage. So, may pinupuhan doon. Kung nakita niya. Tuwang-tuwa siya. So, ang campaigning, hindi lang siguro nakikinig sa harap, hindi lang sa cell grouping. Ang magandang time yung vacantic time na kung saan magkakakilan lang kayo at mag-share kayo. Ngayon, sa ibang camp meeting, tsambahan nangyayari. Alam niyo, tsambahan? Tsambahan na nagkakaroon ng sharing. Matila ko ng ministers meeting kahapon. Merong pastor sa Visayas, nalimutang pakala sa lalas. Nagsisisi siya bakit niya naipita yung mga Jackson, yung mga na followers daw sa ano niya, sa campaign niya. Kasi nakipag-share daw yung miembro sa miembro. Ayaw daw niya. Ngayon, yung level ko pastor, sabi niya, oo nga eh. May mga pasaway. Ibig sabihin, gusto pala, favor pala yung pastor sa end-time level ko niya na yung miembro nila, hindi ma-share lang iba. Hindi ma-share lang iba. Pero, yan ang gusto ko sabihin. Sa isang camp meeting na bukas, dapat mayroong nag-share para ang miyembro natin mabuhay sa salita. Pag walang sharing, ano pinag-uusapan nila? Pag hindi na June 3. Alam niyo yung June 3, di ba? Ipaglaban na ibig. E paano maipit? Kaya ano maipit? Para mang tanong. Paano mong nahikayat? Ibang istorya na yung nahikayat. Yung nahikayat, kung handa na kayo sa training na yan, yan ang pag-ihiwalay na tahim at na binhi. Wala? Yung tahim, walang laman. So meron talagang pag-ihiwalay sa huling panahon. Hinihiwalay yung may laman sa walang laman. Yung may laman, ano gabi ng may laman? Ang habol niya salita. Kung habol niya salita, magtatanong siya sa kabila. Magtatanong siya sa kabila. Hindi niya hinuhusgahan yung inaakala niya mali. Makakatama. Ano kung makumbinsi siya? Pero kung yung tao ay sa salita ng Diyos nakatayo, berian, no? Pagbibigyan niya yung kabila, nakalaman din yung ebidensya. Hindi siya yung mabilis padala. Di ba yung nakasulat sa peso? Peso 4? Nahahapay-hapay sa hangin. Yan yung hindi meron. Yan yung hindi nagsasaliksik. Yan yung nahahatak lang sa kabing palakasan, close-close. Dito ba na? Ay, mas marami yung kaibigan ko. Please, first po sa iyo. Ang issue nito, ang tao, pwede makarinig ka ng iba, magulungan ka, pero dahil berean ka, nakatulong sa'yo, all things work together for good. Kahit naguluhan ka, kasi lalo ka magtatanong, lalo ka magsasaliksik. Hindi ka agad-agad magko-conclude. At yung tatayuan mo, yung salita, yung matibay sa salita. Hindi yung dahil sino yung ganito ka malakas, no? Sino yung ka-close mo. Ang nangyari ngayon sa mga churches, ganyan. Pag hindi nyo naintindihan yung pag-berean, hindi nyo maintindihan yung pag-anikolaitan. Hindi nila kayo yung kahapon ng Nicolaitan. Pero yung Nicolaitan, hindi kumukuha kay Barbara ng mensahe. Yung Nicolaitan. Ang Nicolaitan, sinusupil yung tao eh. Ano yung susupil mo sa tao? Pag hindi mo, opposite ng bela yan, ayaw mo yung tao, patas makarinig. Kung tayo nasa tulay ng ministry, pwede ba natin ibawal ang miyembro natin, pakinggan ba?
Sabi ko noon, pansamantala. Kasi yung mga baguhan, pwede takutin, emosyonin. May nangyari ganun. Pero hindi pwede habang buhay, hindi siya makakarinig sa iba. Kumari ikaw pa kayo magkulang sa kanya, makinig sa iba. So ang utang ng isang pastor sa isang ministeryo, ng lahat ng manggagawa, hindi lang isang pastor, lahat ng manggagawa, lahat ng tunay na mananampalataya, ang utang niya is yung tao dalhin sa salita. Hindi mo madadala yung tao sa salita kung hindi mo siya itinrain maging Berean. So yung training maging Berean, yan ang obligasyon ng bawat isang ministro. Yung training maging Berean, ibig sabihin, hindi ka lang pahapay-hapay. Hindi ka nakuha sa nadadala sa kanya-kanyang kabin. Ikaw ngayon nagsasaliksik na. At yung pagsasaliksik, hindi lang paggagawa dapat magsaliksik. Lahat naman ang palataya dapat magsasaliksik. At magkukumpara. Work out your own salvation. So, hindi inaangkin ng isang tao ang kanyang atay. Bagus, dadalhin niya kay Kristo sa pamagitan ng pagtatanim sa kanya paano maging beren sa salita. Pagtatanim niya paano maging beren sa salita, then yung tao niya, patibay kahit lang siya pumunta. So, pag nagkaroon tayo ng meeting, dapat mabalik natin yan. Yung mahihina, dapat tutukan natin yung setup natin. Tapos, itong maliwik, himo ko, Wednesday, Friday, yung home class, dito ang communion. Pero yung Thursday, Saturday. So, yung mga umuwi ng Sunday, dapat magkaroon ng communion sa bahay-bahay. Ngayon, marami tayong kapatiran umuwi. Turuan nyo sila dapat paano mag-communion sa bahay. Alam mo, itong Holy Week, maaaring frequently nandiyan sila. Samantala yung pagkakataon na ituro, kahit linggo-linggo yung pag-uwi, dapat may communion sila sa bahay. Spiritual naman. Kasi, anong say-say natin bilang magkakapatid kung hindi natin papakita sa kanila yung tamang uli? Maaaring nanunod na ng given, maaaring nagbabarkada niya, nag-work nila yung iba. So, kailangan meron tayong pakilagpagdamay sa kanila. Uuwi sila maaga, i-reco natin kung sabi natin, ano mo yung dapat gawin sa bahay? Dadalas yung ulungin mo sa mga bata, magulang, bigyan mo silang gagawin, baka rin yung pinapatid. Pero kung lahat kayo magsasalita, mapupahan sila, makabubuhay sila. Okay. So,